Ang pag-ibig nga naman, sumasabit kahit sa jeep na biyaheng monumento. Marami sa mga sumasakay ng jeep na aalikabukan, nakikipagsiksikan, nata-traffic, at kung minamalas pa, nadudukutan. Magninakaw! Si Tin, dati raw malusog, pero nag-transform pagtuntong ng high school. Yung time na yon, sumali pa ako sa mga contest ng paramihang kumain ng extra rice at paramihang kumain ng chicharong bulaklak. At yung time na yon, naalala ko, doon na nagsimulang lalo ako tumaba. Pero okay lang, feeling ko maganda pa rin naman ako. Ang tall, dark, and handsome guy naman na si Chris, manaraw ang looks sa kanyang ama na artista at umi-extra-extra raw noong dekada 80. Nagtrabaho si Chris sa isang casino sa Maynila kung saan araw-araw siyang nagko-commute mula Mekawayan, Bulacan. Katunayan, sa iisang subdivision lang pala sila nakatira ni Tin. Talagang nakatakda? Hanggang nagtagpo na nga ang kanilang mga landas sa jeep. Mama, single dyan! Tara na! Isa na lang lalarga na! Tara! Naalala ko nung time na yun dahil sa sobrang kabusugan, halos lumungad na ako sa jeep. Kaya ang ginawa ko, kesa masok ako, pinilit ko na lang siya talagang matulog. Dahil naaalala ko, kumain pa ako nun sa mga inasal. At talagang sinurit ko yung extra rice nila dahil sayang naman syempre yung binayad ko. At yun na nga, may sumakay na lalaki sa tabi ko, hindi ko naman siya syempre pinansin. Ayun nga, hindi ko naman sila pinansin kasi nga, sobrang pagod ko, hindi ko na namalayan kung sino yung mga katabi ko sa jeep. Una ko siyang nakita nung napatingin ako sa katabi ko. Pansin ko, bad trip ang taba naman nito, kaya pa lang sikip at ang init. Tulog lang siya buong biyahe. Grabe, sobrang init nun. Pawis na pawis siya. Tapos dikit pa siya ng dikit sa akin, pati tuloy ako basang ano ng pawis niya. Kaya yun, pinaypayin ko na lang siya. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Nung bumaba na siya, nakita ko nalaglag wallet niya. Tinignan ko, walang ibang laman kundi yung ID lang niya. Kaya naisip ko, balik na lang sa kanya. Sinerge ko siya sa FB. Nakontak ko naman siya. Tapos nagkausap kami, nagpasalamat siya. Boring yung usapan na yun. Kasi puro pagkain yung nasa isip niya. Walang spark. Hanggang taong 2016, muli silang nagkaroon ng komunikasyon ng dahil lang sa online game. Para makarating ka sa mga susunod na level, kailangan mag-invite ka ng mga FB friends mo. At yun nga, isa nga si Krista na sendan ko ng request. At nag-reply naman ti agad siya sa akin. Bali yung naging bonding namin yung paglalaro ng ML. Doon nagkasundo kami. Tapos lagi niya akong nililibre ng siomay tsaka sagot gulaman sa kanto. Tinitingnan ko naman sa isang tao yung unang-una yung ugali. Pangalawa na lang yung looks. So ngayon, no, sobrang sigurado na ako sa feelings ko para sa kanya. Ganun din naman siya sa akin. Kaya ngayon, may mga plano na kami. Marami-marami na rin kaming pinagdaanan. Naalala ko nga yung naiiwan siya sa kondo ko. Pagbalik ko, wala na yung 60 inches na smart TV ko. Nung kinausap ko siya, nagpaliwanag naman siya. Na-misplace lang niya. So, pinatawad ko siya. Naniwala naman ako sa kanya. Kaya, kasi talagang mabait naman talaga siya. Minsan naisip ko, ang swerte ko naman sa kanya. Kasi, katunayan na kapag nangingi siya ng pera at di ko maibigay, inugulpi niya ako. Pero nagsusorry naman siya bandang huli. O, di ba mabait? Ali, bakit ka ba nakalimun sa akin? Ay, pasensya na. Kamukha mo kasi yung ex ko eh. Pwede bang magpagtino kayo ng pwesto ng boyfriend ko? Ah, okay. Just so yun lang. Tama. Grabe ah. Hi guys, greetings from Bad Boy TV and from Baby Giant TV. Please don't forget to subscribe in Die Shell TV. Thank you for watching. Kung mga
Kazelzy now, please subscribe in Thy Chell TV. Please subscribe in Thy Chell TV. Tsak, matutuwa kayo. Bye! Sorry, it's DJ.